Samantala, mahigit 4 na buwan na lamang at eleksyon na po mga kapuso. Pinunsuhan ng Pulse Asia kamakailan lang ang taong bayan kung sino po ang mga napipisi nilang kandidato sa pagkasenador. At para talakayin po yan, makakausap natin si GMA Resident Analyst Professor Richard Hidarian. Good morning po. Good morning pa rin. Okay, unang-una sa lahat, yung survey results tell us about the preference of the voters. Ano nga ba ang preference ng mga botante natin? Well, nakita natin yung recurrent pattern dyan, no? Yung mga established names, so whether it's Grace Po, Cynthia Villar, Sonia Angara. So, re-electionist din sila, no? So, hindi lang established name itong mga ito, re-electionist din sila. Yung iba sa kanila naman, yung mga parents pa nila, naging politicians. At the same time, of course, pati yung mga dating senators na nasa showbiz ngayon, katulad ni Governor and Senator Lito Lapid, no? Andun siya, he's performing very well. Makikita natin si Bong Revilla, yeah, also is doing very well. Na dating artista at senator na, of course, ngayon malaya na siya. Si Jingo Estrada also is doing very well. And then, of course, nakikita din natin na yung allies ni Paolo Duterte, no? Katulad ni Bato de la Rosa, Amy Marcos, they're also doing very well na nandun sila kasama sa Magic 12, no? So far, at least within the striking distance sila, no? At yung isa pang kapansin-pansin dito is actually only one from the opposition, no? Na former presidential candidate and senator, si Mar Ross nandun, no? At hindi pa siya clearly within the 12, so barely just within 12. And to a lesser degree, si Bam Aquino, no, na re-electionist. So the opposition seems to be doing medyo weak dun sa survey na yan. Independents are doing well on the very top, people like Grace Po. And then yung mga allies ni President, whether yung core allies, katulad ni Bato de la Rosa, or Amy Marcos, or yung mga presumed allies are also doing very well. Pero ito nga eh, parang pagdating sa survey, masasabi ba natin na itong survey na to talagang malapit na sa katotohanan? O... medyo hindi pa, pwede pa talagang mag-iba ito ng dramatic. Yeah, of course. Yeah, meron naman tayo nakikita movements, no? May mga nag-improve. I think si Bato de Rosa actually nag-improve yung kanyang rankings. So may fluctuations na nangyari. And historically, actually, pag titignan mo yung survey, mas accurate sila pagdating sa presidency, particular Pulse Asia, no? Sa presidency and vice presidency. Pero sa Senate, actually, hindi ganun ka-accurate yung surveys. And because meron margin of error and very, actually, small yung differences between the candidates. So yung siguro 1 to 16th, pwede significantly mag-variate yan over time. Yeah. Pero sabi nga nila, ang Senate talaga mas neutral body siya kung pera mo doon sa mababang kapulungan. Yeah. Pero parang ganitong nakikita natin na mas marami nang pumapasok sa survey pa lang sa Senate. How will this be? Kung paano yung check and balances natin? Well, yung Senate race para sa akin yung pinakamahalaga, no? I mean, of course, yung itong election na isang referendum sa presidency ni Paolo Duterte ng first 3 years niya. At depende sa resulta ng election na ito, may kita natin siguro anong pwedeng gawin ni Paolo Duterte in the second half ng kanyang terms, no? The thing is this, for instance, dun sa federalism agenda ni Pangulong Duterte, isang problema dyan is walang suporta sa Senate at kailangan mo ng 2/3 majority. Dun sa mga ibang legislation na gusto ni Pangulong Duterte, katulad ng removal, restoration of death penalty or pagbaba ng criminal liability age no, to around 12. Again, namatay itong mga legislations nito sa Senate. No? So kung yung mga allies ni Pangulong Duterte do very well dito sa elections na ito at makakuha ng supermajority, no? So between 16 to 18 na senators, ang administration and independence na leaning towards the administration, ma-isolate talaga yung opposition at possibly pwede push ni Paolo Duterte draconian laws at saka potential even revision of the Constitution. Kaya sobrang taas ng stake dito sa Senate race na yan. At mahalaga for the opposition, of course, na mag-secure ng 3 or 4 seats, no? Para ma-maintain nila yung 7 to 8, magic 7 to 8, para ma-deny yung supermajority to administration at ma-influence yung mga independents na mag-swing towards their side. So very crucial itong Senate race na to. At so far, mukhang President Duterte's allies are doing pretty good. Pero sa pahayag naman ng Palacio, sabi nila, yung 81% daw na approval rating si Pangulong Duterte, patunay na patuloy daw ang pagtitiwala ng publiko, no? Sa kabila ho yan ng mga kritisismo sa Pangulo. Ano ang tingin niya dyan? Well, tumaas siya ng 6 points in both Pulse Asia and SWS towards the end of the year. So maraming factors yan. Medyo bumababa ng inflation, nag-stabilize sa 6% at around 5% na soon. May Balangiga Bells event, meron yung tinatawag ko na holidays bump. Generally during holidays, medyo may festivity, tumataas ang ratings ni Paolo Duterte. I think the same thing happened the other year. And with President Ramos and to a certain degree President Aquino. At of course, malakas yung momentum ni Paolo Duterte at makikita natin na transferable yung kanyang momentum. For instance, pag titignan mo yung Special Assistant Bongo, no?
Ang laki ng jump niya, no? So from around 21 to 27th dun sa September survey, ngayon nasa 14 to 15, 14 to 16 siya dun sa SWS at Pulse Asia. So na-extend. So transferable siya. Yan. So yung especially kung nag-aggressively campaign si Paolo Duterte for a specific person, even though itong tao na to walang masyadong karanasan data or name recall data or relatively unknown, mukhang they're doing very well, and Special Assistant Bongo is a very clear indication na transferable yung endorsement power ni Paolo Duterte. All right, maraming salamat muli sa inyong binigay sa aming oras. Thank you. Unang balita, yan naman po si GMA Resident Analyst Richard Haydarian. Thank you. Salamat, Connie. Pleasure.